Hey mga farmers, welcome back to my channel, Salonica's Farm. Tayo ngayon ay mag-head count ng heads ng baboy natin dito sa farm. So titingnan natin mga farmers kung gaano nakadami yung piraso ng baboy dito sa farm na alaga ko. Kasi way back 2 years ago, so nagsimula lang ako sa 4 na inahin at isang barako. So sa 2 taon ko na pag-aalaga ng baboy dito sa farm, tingnan natin kung gaano nakalaki ang pinrogress ng pag-aalaga ko ng mga native pigs. Mamaya sasabihin ko rin sa inyo yung dami ng nabenta natin na baboy dito sa farm. So para kasama na rin yung sa bilang, syempre mga farmers, at yung mga surprise na mga buntis dito sa mga baboy ko. So ngayon, nandito kami ni Kelito, nagre-ready kami ng pakain ngayon ng mga alagang baboy. At habang magbibili tayo ng mga pakain sa mga alagang baboy, mag-head count tayo para malaman natin kung ilan na yung pinaka dami ng baboy natin na alagang kayo dito sa farm. So, pero alam nyo mga farmers, sa 2 taon ko na pag-aalaga, so masasabi ko na nagamay ko na at nandito na ako sa midline ng successful sa pagbababoy. Siguro by next year, makakapag-dispose na ako ng baboy at baka magkaroon na rin po sana tayo na lechunan soon. So tara mga farmers, samanin nyo ako sa video na to. So let's go, magsimula na tayo magbilang ngayon mga farmers. So dito tayo muna magsimula mga farmers sa mga lechunan size. Ayan. Magbibilang tayo isa-isa. Ang dami ha, tingnan mo. Ang dami sa unang kulungan. Ayan. Yun. Dito pa isa kuya. So ito, simulan na natin bilangin itong kumakain ngayon. Ayan, itapat mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? 11. Ito pa? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. So ito dito na, sa unang kulungan, meron tayo 19 piraso ng mga lechunin size na baboy. So tandaan nyo mga farmers, baka magkamali ko sa math, mahirapan naman ako sa math. 19 piraso sa unang kulungan. So punta natin siya dito, dito tayo sa pangalawang kulungan. So yan mga ka-farmers, kung lechunin baboy na to, siguro mga 1 to 2 months na yung edad dito. So ito, basta 19 mga ka-farmers ha. Antayin natin si Kelito para mabilang natin habang kumakain sila. Sa 19 piraso, ilan ba? Isa, dalawa? Dalawa. O, mga 2 months na yun nandun sa unang kulungan na pinuntahan natin na 19 piraso. Ayun si Kelito rin yung saksi dito sa paglaki ng baboy natin, babuya natin eh. Kasi una lang, di ba kuya, konti na yung mga pagkain dati na ginagawa mo. So ngayon, sobrang dami na niya talagang kailangan i-prepare. So si Kelito kasi nakatoka dito sa pagpapakain sa mga baboy natin. So talagang magpapakain siya ng 4 o'clock ng hapon. So kailangan 2:30 pa lang ng tanghali or ng hapon, mag-prepare na siya ng mga saha, ng mga kailangan na alternative feeds ipakain o organic feeds sa mga baboy. Kasi marami yung ipiprepare niya. So nag-vlog din pala ako sa Facebook page ko yung pag-prepare ko ng pakain nila. So pwede niyo po panoorin, naka-upload na rin po yan sa Facebook page ko. Sa Salonica Farm. So may mga nag-comment pala mga ka-farmers about doon sa pakainan ko. Tama po kayo, maraming salamat po sa mga idea ninyo. Na kailangan ko po ng medyo pahabang kainan ng mga baboy kasi kapag bilog, nag-aagawan, hindi humakakain yung iba. So ngayon, nakaisip na ako ng bagong pakainan na gagawin ko para po sa mga alagang baboy, para lahat po ay makakain at yung iba ay hindi naman kawawa. So, nag-isip ako ng idea at i-vlog ko na lang po pagka papalitan na natin yung mga feeders natin dito sa mga baboy. Okay, saan tayo kuya sunod? Dito daw, si Kuya Lito, sundan natin.
Basta 19, 19 na 'yon. O bilangin na natin 'to. 20, 19, 20. Meron din tayong maliliit ditong biit. 21, 22, 23, 24. Ayan, 24, 24 na no, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So dito meron tayong baboy na parang napilay. Sa isang piraso ko. Ayun na, hindi makalakad. Napiang yung paa, napilay, kawawa. Buntis na ba? Buntis daw yan. Grabe. Dami, payaw ba? Oy, mong iyaw na raw. Buntis man! Buntis! Ayan. Ayan. Sa, para sa ating pilay na baboy. Inom siya. So, 24 na mga farmers. Let's go na sa susunod dating bibilangan. Saan sa sunod? Inahin na? Inahin na tayo. Original natin ng mga inahin dito mga ka-farmers. So, lahat po na inahin natin ngayon dito, lahat ay buntis itong mga ito. So, yan din yung nagbigay sa atin ng halos 30 mahigit na biik dati, sabay-sabay ng anak. So, after ilang month at nawalay na yung mga biik nila, so ngayon buntis na naman lahat sila. Ayan. So, ilang months lang ulit, may bago na naman tayong biik na makukuha sa kanila. So meron naman dito mga ka-farmers sa dalawang, dalawa naman na malaki na rin to eh. Ilang buwan na to kayo dito, mga ito? Buntis din, mga... Ah, buntis din to. Ang apat? Ilang buwan? Okay. 32 mga ka-farmers yun sa inyo yun. Tapos may dalawa pa na ito. Pakita mo? Pakita mo? 32, 33, 34. Ayan. Buntis din yung dalawang yan, mga ka-farmers. Buntis. Ayan. 33, 34. 34. 34 piraso na. Yung una, mga napunta natin na kulungan. Ayan. Okay. Malalaking inahin tsaka dun sa dalawa na nadagdag. So dito naman sa kulungan nila maksimo 34, bilangin natin sila. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 piraso na lahat. Putan na natin nung kabila para mabilang na natin lahat. 43. May mga lechonin size din tayo dito. 43. Ito, pakadamot. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
At may kawala pang isa, 50. So, sakto mga ka-farmers, yung isa kasi paikot-ikot, hindi pa nahuhuli. So, lahat ang alaga natin dito sa farm, mga ka-farmers, is nasa 50 piraso na nababoy. So, binabenta na tayo mga ka-farmers dati. Nung kasing, pag kasi nanganganak yung ating mga alagang mga inahin noon, siyempre may mga lalaki na baboy. So, nakapag-dispose na rin tayo ng baboy ng mga lalaki, which is siguro nasa 20 plus din yung, 20 piraso rin na baboy yung nabenta natin ng mga biik pa lang, na kasi yung mga babae hindi natin binibenta dahil ginagawa ko nga pong inahin. At mamaya sasabihin ko sa inyo kung sa 50 piraso natin na baboy dito sa farm, sasabihin ni Kuya Lito kung ilang piraso ng baboy ang buntes sa ngayon sa lahat ng alaga natin. So nakakatuwa at nakaka-flattered dahil parami na ng parami ang mga alaga nating baboy dito sa farm. Kailangan talaga natin ng malaking pakainan talaga. Mag-provide tayo ng malaking pakainan para lahat nakakakain. So hindi talaga siya are yung ganyan kaliit lang kasi malalaki na yung baboy natin. Hindi na naman diik. So para lahat nakakakain. Ayan, so nabilang na natin lahat. At tanongin natin si Kelito kung ilan ang buntis. So ito, bago tayo magtapos mga farmers, sasabihin namin sa inyo kung ilan na yung buntis na inahin namin dito sa farm. So yun, nakita nyo kanina na lahat na inahin na malalaki, yung mga bago, mga matatagal ko nang inahin, lahat yun ay buntis. So sa mga bago natin na kinip na mga babae na baboy, mga nagagawin nating so, meron na rin tayong successful na buntis ngayon. Ilang months lang yung nakalipas, buntis na. So Kelito, ilan na ang ating buntis sa baboy ngayon dito sa farm, lahat ng buntis? 18, mga farmers, 18. So kung kapag mag-anak ng 10 piraso ang isa, sa 18 ilan? 180. Oh, 180. 180. So saan mo lalagay 'yon? Ibenta. Ibenta na. So kita ka na rin doon. So may porsyento kasi si Kelito dito sa bawat nabebenta. So yun mga farmers, 18 piraso ng inahin. Lahat dito sa farm ang buntis. So imagine kung i-rate na lang natin ng 10 kada isa. Kasi minsan na kuya may nagiging 15, 14, minsan 12. Yung iba naman konti, minsan 8, minsan 8, minsan 7. So i-range na lang natin sa 10 bawat inahin mga farmers. 180 piglets yan kung lahat maging successful yung panganganak. So sa loob ng 2 taon na pag-aalaga ko ng baboy dito sa farm, so talagang by next year, mukhang successful na tayo sa pagbababoy. Yun na kuya? Oo. At tingin ko magkakalitsuna na kami. Litsuna na mama. Sige nito maglitsuna. Hindi daw siya marunong. So ayan mga farmers, happy tayo ngayon mga farmers. Dahil ayan, at least unti-unti nyo nasubaybayan yung aking ang pag-journey sa pagbababoy. At ito yung last video ko mga farmers nung unang bumili ko ng native pigs. So yan yung kauna-unahan ko na alagaan ng native pigs at naparami ko ng sobrang dami at nakapagbenta na rin ako ng halos maraming mga baboy. Hindi ko lang siya nabablog kasi maagang pumupunta yung mga buyers dito. So pero ang dami na po namin na dispose ng mga lalaking baboy. At ngayon 50 piraso ang meron tayo ngayon dito sa farm at 18 ang buntes. Ilang buwan na lang mula ngayon dadami na naman sila ng dadami. So yun mga farmers, sana po ay na-inspire kayo sa video ko na ito na magsimula na inyong mga piggery business. Dahil ako na medyo nagamay ko na po yung pag-aalaga ng baboy mula sa kanilang range area na hindi masyado tayong gagastos kagaya nito. Hindi na tayo nag-provide ng mga hollow blocks na mag-cemento pa. So electric fence lang at net. At hanggang sa pakain nila ng alternative feeds. So at talagang natitipid natin at pag nagbentahan naman, hindi naman iba yung presyo ng native pigs sa ibang baboy dahil mas minsan nga mas mahal po yung native pigs. So sa kita, malaki po yung nagiging net profit natin sa bawat isang baboy dahil mura lang po ang pakain natin sa kanila. So yun lang mga farmers para sa video na to. Kung nagustuhan ng video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin yung notification bell para palagi kayo updated sa lahat ng videos na upload natin dito sa aking YouTube channel. Ayan mga farmers, thank you for watching. Happy farming!